Pero yung mga kaugalian natin mga Pilipino, in general na kasi yun yung kumbaga culture natin na huwag mong dalhin dito pag pumunta ka, yun na lang. Diba? Hey guys, so dito tayo ngayon sa bahay nila Jason kasi engagement celebration nila ni Kate. So, ayun ko, naisip ko lang mag-vlog. Baka gusto nila mag-vlog mamaya kaya tara samahan niyo ako. At ayan, nagdala tayo ng pizza para naman meron tayong ambag. Ano to? Chicago deep dish pizza. You're funny as hell, man. Uy, meron kaming lumpia. What are we having? There was so much fun. Right now, Jesus. What's up, baby? Hey, Teddy. No, there's nothing I can do. I can't. He got you. I'm trying. I can't get there fast enough. He got you, baby. No. Oh, he got you. I'm trying. I'm getting this. Oh, no. Here, the pack, it was worth like $100. If I kept it sealed, it's worth like $300 or $500 even, right? Yeah. Now. Yeah. He denied that there's dude that's selling those cards. Rare Charizard one. Yeah, he had a ton too. He denied it because he said he doesn't think it has value. So for 1.6 million. Guys, excited. Just gonna set you down and we'll make a video. I didn't see you there. So how are you doing? I heard. Have you been doing great? Awesome. That's okay. The camera fell off. Really? No, okay. A few moments later. Okay, I got one. Fast food restaurants. Okay, McDonald's. What? Church McDonald's. What's the category? Fast food. What do you have to know? Arby's. Ew. Panda Express. Disgusting. I know. We're sorry. Bye! Bye! Jimmy John's. B-Dubs. Wendy's. KFC. Subway. Popeyes. Ooh. Someone said Popeyes. No. Nope. Oh. Chick-fil-A. Five. Four. Three. Two. One. France! France! Colombia! Guatemala! Zimbabwe! England! Five! Four! Three! Two! One! North Korea! Oh, so sweet. Mga tao dito. It's good? Planet. Hey, yeah, do planets. Hello guys. Tayo pupunta ngayon sa Champaign, Illinois. Hindi ko alam kung makapag-vlog ako doon, pero let's see. Kita-kits. Grabe ito, tumigil muna kami kasi sobrang paubos na yung gas. 2 hours yung drive. Layo. Papagas muna tayo at makapag-stretch. Hindi sanay ng long drive. Mahal naman ang gas dito. Grabe, napakalayo nito, baby. Kung nanonood ka ng vlog ko, kung mapapanood mo to, well, nandito ka naman sa vlog ko. Pero, pakalayo nito.
Pero anyway, dahil dinayo nyo kami, kami naman yung dadayo ngayon sa inyo. So, eto. Ang daming greeneries. Well, marami na namang greeneries sa amin. Pupunta tayo sa parang pool area nila. Ganyan. So, 2 hours away to sa amin, guys. Ako yung nag-drive. Ako rin yata mag-drive pa uwi. I don't know. So, ito yung itsura ng apartment sa labas. Ganyan. Ay, makaka-copyright. Hey guys, so kami ay nagba-barbecue dito sa Urbana, Illinois. Yan, aming mga kasama today. Sana hindi tayo makapiright. Tapos yun. Dati ka ba ihawad? Hindi, bala ko yung nag-ano. Dalawang ano lang. Ito nga natin. Ayun, tamak kayo dyan. 1 year old. Nakakamit ko nun. Ate Tim, bakit Ate Tim? Hindi ko pinakamatanda. Sabi nila. Hindi, matamata. Yan, meron tayong tagaluto ngayon. Uy guys, taga-ING din siya. Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Ay, last week pala. Ay, last week pala. Last week. Shit, taga-ING. Dating recruiter. We did training on blood spatter analysis. And so he's coming into this investigation with a little more knowledge than maybe like the typical Winter Garden investigator in the mid. I don't think the surgical glove actually had anything to do with the crime. So apparently Tommy said that he kept surgical gloves, like those latex hospital gloves, in the store. Hello guys! Pipili lang ulit tayo. Grabe, pagod ako sa pagdadrive ng layo. Wow, kala mo sobrang layo. Anyway, kung bago ka sa channel na to, ako po si Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US, so I make different videos about yung journey ko dito. At kung ganun yung mga content na gusto mo, please subscribe to this channel and click that notification bell para updated ka kapag may bago akong upload. At sa mga na nakasubscribe na, welcome back to my channel. Maraming salamat sa suporta. Simulan na natin. Ricardo Amistoso. Hi Kuya Vince, I'm your big fan. Keep up the good work. Nox, Ricardo, thank you. Tanong ko lang po, totoo po ba na mas maganda yung lugar dyan sa US compared dito sa Manila? Soon po kasi pupunta kami dyan. Thanks. Uy, congrats. Welcome to America. Yung lugar, for me, well, sobrang ganda naman din kasi dito at bilang ang laki-laki ng bansa, sobrang dami mo rin pwedeng puntahan. Pero kapag ano naman, pagdating naman sa beaches, kumbaga nature activity, hindi rin magpapatalo yung Pilipinas siyempre kapag nga ako nagkikwentuhan kami ng mga ibang lahi kong kakilala dito. I make sure na pinopromote ko yung Pilipinas, lalo yung turismo. Oh, para akong ano, tourist guide. Pwede na ako sa DOT, Department of Tourism. Bekenme! So, ayun. Pero hindi, ginagawa ko yun. Siyempre, hindi naman to sponsored by DOT. Ginagawa ko sa, siyempre, proud Pinoy ako. Alam nyo naman yun. Totoo po ba na mas maganda yung lugar dyan sa US compared dito sa Manila? I would say oo, pero depende kasi sa tao yan. Ako kasi, gusto ko yung weather dito, yung klima nila. Dito talaga yung gusto ko kasi malamig. Ayoko nang mainit. Arte, kala mo hindi lumaki sa ano, sa sikat ang araw sa Pilipinas. Pero minsan naman, kapag sobrang lamig, mamimiss mo talaga yung araw. Magiging honest ako kasi alam nyo naman yan, honest ako. So kaya ako nandito, mas comfier dito. Yun lang na may opinion ko. Next is Ian Adupe. Magkano haircut dyan, sir? Dito sa suburb, yung latest na pinagupitan ko, which is ito nga, $35 yung rate niya. Binigyan ko siya ng $5 na tip. Ayun. So, $40 binayad ko. Yung bago itong gupit na to, bago humaba ng buko na yun, basta yung last na gupit ko, parang $30 siya. Tapos binigyan ko na naman ng $5 na tip, so $35. Iba dito, guys. Kapag kinonvert nyo, mahal. Pero kung iisipin mo, maski kaming mga nakatira na dito, kahit $35, $40, mahal yun. Kasi, basta, ako, honestly, syempre, 2.5 years na ako nandito. Yung $40, pag nagpapagupit ako, let's say, twice a month. Minsan nga, once a month na lang, kaya, ang haba ng buhok ko, diba? Napapansin nyo, ang bilis sumaba ng buhok ko, kasi, nagtitipid din naman ako, hindi naman tayo puro papogi lang. Marunong tayo magtipid, mag-budget. So, sa mga nagsasabi dyan na ang gastos ko, guys,
tignan nyo naman yung mga ganong espeto na, kunyari yun, na ang haba-haba na ng buhok. Pinapahaba ko kasi sinusulit ko. Kasi every 2 weeks, ang haba na talaga ng buhok ko. Pero ginagawa ko, once a month na lang ako nagpapagupit. Yan, para kahit paano makapagtipid at ma-prioritize yung mga ibang dapat i-priority. I-prioritize na bilhin or gastusin sa bahay. Sa Pilipinas, magkano yung gupit nyo? Or kung nandito ka sa Amerika, magkano yung binabayaran mo sa gupit at sa tip, magkano binibigay mo para may idea yung mga tao sa Pilipinas or sa ibang bansa. Siguro ilagay nyo na lang para makita ng mga viewers. Sa Pilipinas, yung gupit ko yata parang 80 yung dun sa village namin sa Moonwalk. Tapos binibigyan ko ng tip na 20 para sakto na 100. Ganun. Tapos dati, nung bago ako sa kanya, kasi magaling din gumupit yun dun sa loob ng village namin, tas anlit lang ng pwesto niya. Sino nga pangalan nun? Kaibigan ni mami yun eh. Si Ninyo? Ninyo ba yun? Shoutout to Ninyo! Naalala pa ba ako? Nag-shoutout eh, no? Dati, sa yun, sa Benchfix din ako nagpapagupit sa SM Sukat or kung saan akong SM na matapat dati. So, yun lang naman iyan. $40. Naglalaro sa $30 to $40 yung gupit ko dito sa US. Michael Moreno. Hello, Sir Vince. Hey! New subscriber here, pero napanood ko na po 6 videos nyo. Uy, salamat naman. Make it 100 videos. Request lang po ako ng vlog nyo. Sana po gawa po kayo ng vlog kung saan ikikwento mo po yung mga culture shocks mo po nang pumunta ka ng Amerika. God bless you po. God bless you too, Michael Moreno. Hindi naman siguro culture shock kasi marami na talaga ako kilalang ibang lahi dati. So, working with people coming from different culture, sanay na ako. Pero ito na lang masashare ko siguro, yung mga kaugalian natin mga Pilipino, in general na kasi yun yung kumbaga culture natin na huwag mong dalin dito pag pumunta ka. Yun na lang. Diba? Yun lang yung maisip ko ngayon ha. Tapos kung may maisip kayo, ilagay nyo na rin sa comment para mabasa rin ng mga viewers. Una, kapag kayo ba pumupunta sa mga establishment, like sa mga fast food, yung pinto or yun nga sa mall, yung pinto, pag pumasok kayo, umenter na kayo. Diba, ugali ng mga Pilipino, hindi ko nila lahat pero most, pag pumasok ka dun sa establishment, dire-diretso ka. Hindi ganun guys, dito, which is hindi ko inaano, pero parang feeling ko yun talaga yung tama eh. Parang yun eh, courtesy or pagiging inga, polite, pagiging hindi rude yun, syempre, inano ko lang. Kabaligtaran. So yun nga, pag pumasok ka, make sure titingin ka sa likod para kung meron kang kasunod na papasok, hold the door for him or her. Yun, tapos that's the time na pwede ka nang pumasok. Hindi yung dire-diretso ka lang papasok. Walang manners yun, guys. So, yun yung ugali natin ng mga Pilipino na hindi magandang trait. I mean, hindi magandang ugali na huwag natin dalhin sa ibang bansa. Or kayo, ganun din yung gawin nyo, guys. Promise. Siguro, in my own little way, ito na lang yung sasabihin ko na gawin nyo. Para courtesy to others. Yan. Pag pumasok kayo ng mall or ng fast food, hold the door. Pero pag wala naman papasok, siyempre, isara muna. Let go. Ganyan. Matuto ka mag-let go. Yun. Pero yun, seryoso yun. Next. Escalator etiquette. In fairness, yung mga malls, nagpapaskill na. Ang weird nga lang kasi hindi naman dapat pinapaskill yun kasi parang unspoken rule yun eh. In fairness naman, marami na rin sumusunod pero marami pa rin hindi sumusunod. Escalator etiquette. Stand on the right, walk on the left. Self-explanatory, kapag ikaw tatayo ka lang sa escalator, hindi ka naman nagmamadali, doon ka sa right. Kasi yung mga umu-overtake, doon sa left. Pangatlo, yung Clego. Clean as you go. Ibig sabihin, kapag kumain ka mapa-fast food or fine dine, iligpit mo naman yung yung kalat mo. Wala ka namang yayay or wala ka namang utusan para linisin yan. Yun yung pangit na treat natin kasi, di ba? Pero ito, medyo guilty ako. Siguro, college hanggang nag-work na ako, natuto nun. Yung parang, pero nung dati, which is halos lahat ito treat mga nating mga Pilipino na hindi tayo naglilinis. Ano lang naman yung kunin mo yung tray, ilagay mo, itapon mo yung tas yung disposable, ipatong mo dun sa... Madali lang yun, guys. Simulan nyo na. Kapag first time nyo narinig yung ganong etiquette, simulan nyo na. Ano pa ba, guys? Siguro yung elevator. Isa, pwede na rin yung elevator at yung train etiquette. In and out yung enter din. Bago kayo pumasok. Hindi yung parang sa MRT na
nandun pa lang sa platform, 'di ba? Wala, hindi pa bumubukas ang train. Tatayo ka na lang. Sabay ka na lang sa Agos, ando ka na sa loob ng train. Swerte mo kung makapasok ka minsan. Sasabay ka lang sa Agos pero hindi ka pa rin nakapasok eh. Ang lala noon eh, no. Grabe talaga 'yung MRT days, grabe. Wala akong masabi. O, kala mo naman nag-MRT. Ano ba ba? Yung mga... Dito, pag nagkita-kita, uy, tumaba ka! Ganyan, di ba? Ganun. Tumaba ka! Uy, ba't ang dami mong tigyawat? Uy, bakit ganyan? Uy, kumikinis ka. Halo-halo. Hindi mo alam kung compliment ba? Unang i-insulto. Ewan ko ba? Etong edad ka na, hindi ka pa kasal. Yan. Bakit wala pa kayong anak? Ganyan, ilang taon na? Guys, dito hindi. Ano, foul yun. Huwag kayong ganun. Hindi maganda yun. Dami sasabi. Yun lang. Ay, may naisip pa pala ako, Michael Moreno, may isa pa. Alam nyo yung sa mga hotel, hindi lang sa mga hotel, yung mga establishment na mayroong revolver. Ano yung tawag doon? Yung mga revolving door. Eto, guilty ako. Dito ko lang nalaman yun. Pag may pumasok, di ba tayo, mahabol tayo dun sa loob. Sa isang ganun, isang tao lang pala, guys. Maski magkasama kayo, tigi isang tao lang. Dati ako, basta kasa pa, makikihabol ako eh. Nakihabol kayo na kung baka masigawan kayo ng mga tao dito. Alam nyo na. So, yun lang. Guys, pag may alam kayo, comment down below. Elise Ducks. Joke lang, uy. Baka nagagalit ka na sa akin. Elise Du. Elise Ducks. O kung paano man. Yan, isa sa like ko malaman, sir. Tsaka sana po, gawa kayo vlog ng pag-a-avail ng house dyan, owning and rent prices, servings. Yung ano ko na lang, yung pinaka na-experience ko na lang. So, siguro naman, reliable at credible naman ako magkwento kasi nga, ito, nakabili na kami, diba? So, isishare ko sa inyo kung paano yung mga ginawa namin. Pero which is yun naman talaga yung steps in buying a home. Coming from someone na first time home buyer. Di ba pag maghahanap kayo ng bahay, pwede kayong pumunta ng mga open houses, ganyan-ganyan. Pero most likely, hindi kayo i-entertain nung ahente or yun nga, yung mga seller ng bahay kung wala kang pre-approved letter ng lender para sa mortgage. So mag-google lang kayo, pwede sa mga banko, pwede sa mga, yun nga, credit union, sa mga mortgage companies, yung mga lending companies, marami naman yan pag pumunta kayo dito. Tapos, i-google nyo lang, pre-approved mortgage letter, ganun, parang pre-approval. Mortgage pre-approval, yan, ganun, lalabas naman agad yun. So, input nyo lang yung name nyo, yung social security, tapos, yun yung mga details mo, mabilis lang yun, as in minutes lang, malalaman mo kung pre-approved ka. It means, i-calculate nila kung afford mo ba yung bahay. Kasi, iaano nila dun eh. Yung source of income nyo ng partner mo, yung na asawa mo, i-compute din nila, makikita nila yung, tawag dito, yung mga utang mo through your credit score. It's another thing. Pero, wait lang. Ito muna tayo. I-list nila yung mga utang mo, ganyan-ganyan. Hindi ka makapagsinungaling. Pwede mo hindi i-declare. Pero kung hindi mo i-declare, malalaman din nila yon. Kasi, ipupull nila ngayon yung credit report mo. Yung credit report, nandun lahat yung outstanding balance mo sa mga loan, sa credit card, sa kung ano-ano mang utang yan, makikita nila dun. Yun nga, kung may kotse kang binabayaran, may another mortgage, ilang credit card yung active sa'yo, yung mga ganun, big deal siya. Dito, kapag hindi ka nakapagbayad ng credit card, wala na, babagsak yung credit score mo. Kapag mababa yung credit score mo, mahihirapan ka kumuha ng low interest rate na bahay or ng kotse. So ano sa guys, domino effect siya, kaya ayusin nyo. So syempre, kailangan may pan-down ka. Diba? Importante rin yun. Yung steps, ito na talaga, yung steps in home buying. First, dapat meron kang pre-approval letter from the mortgage company. Yun yung letter na magagarantee na yun yung ipapautang nila sa'yo. So, hahanap ka muna ng bahay na gusto mo kasi kailangan mo yung price at yung address. Kasi dun i-determine ng mortgage company yung calculation nila eh. Kapag alam mo na yung presyo ng bahay mo, syempre yun yung i-approve sa'yo na loan amount nung mortgage company or nung lender nga. So kapag meron ka ng pre-approval letter, punta ka na ng mga open houses. Tapos, yun nga, ting-ting ka ng mga bahay, ting ka ng model home, ganyan nga kung gusto mo. Ngayon, tatanungin ka na seller kung pre-approved ka na ba. So ngayon, ano ka na niya? Tutulungan ka na niya kung ano yung mga next steps, which is yung formal application para sa mortgage. Apply ka na ganyan para ma-secure mo na na sa'yo na to at ayaw mo nang ipatingin sa iba, magbibigay ka ngayon ng earnest deposit or yung earnest money. Earnest money in legal terms, correct me if I'm wrong, pero ito yung alam ko, yung earnest money is a contract between the seller and the home buyer para ma-enforce yung contract, I mean, depende sa amount na ibibigay mo.
yun yung tinatawag na earnest money. So yung magbibigay ka ng pera para ma-enforce, ma-start yung contract or yung agreement nga na bibilin mo tong bahay. Yun yung tinatawag na earnest money. So yung earnest money na hiningi sa amin, yung pasimula lang talaga para ma-reserve tong bahay na to, $5,000 lang. Don't worry, hindi yun kukunin nila $5,000 basta-basta lang. Oo, kukunin nila, pero ileless nila yun sa actual na price no, kung magkano man yung bahay. So, let's say, ang down payment is, kunwari lang guys ha, let's say, ang down payment is $100,000. Eh, nagbigay na ako ng earnest money. So, 100 less, 5,000, so, 95,000, di pa marunong yun. 95,000 na lang yung balance ko sa kanila. So, ganun yun. So, pag na-start na yung formal application para sa mortgage, antay-antay ka lang kung ano yung susunod na tawag nila, kung anong hingin. Kasi, i-approve yun. I-review yung formal application mo ng underwriter, which is a lender. Wala na tayong powers doon. Sila na bahala. Sa experience namin, from time to time, may mga hiningi. Like yung COE ko, kahit sa Pilipinas pa, binigay ko lahat. Kunyari kay Commander, ganun din. Ano pa ba yung mga hiningi sa amin? Yun, yung green card namin. Ano pa ba yung mga hiningi? In short, mga financial documents. Yun, karamihan, financial documents, saka employment history. Tapos after nun, kapag in-approve na ni underwriter, edi yun na. Tapos magbabayaran na kayo na kung magkano yung balance mo. Doon sa closing. Yung closing na yun, may closing cost din yun. So, ang kagandahan kapag brand new yung bahay, like etong sa amin, new construction home, dumiretso kasi kami sa seller. Doon kami nagtanong. Wala nang maraming ahenteng kausap, walang ganun. Kasi ang kagandahan pag dumiretso sa seller, kasi meron niyang mga promo. Nakakuha kami ng 4,000 ba? Tama ba? 4,000 discount, $4,000 discount sa closing cost. Let's say yung closing cost namin is, hindi ko matandaan eh, kunwari lang, closing cost pa lang ha. Closing cost, yun yung mga kailangan kong dali na pera sa closing, sa last day ng bago ma-turn over tong bahay na to. Gets? Kung magkano yung balance namin. Kunwari lang, 15,000. Eh, meron kami 4,000 na promo from the seller kasi nga sa kanila kami lumapit. Diba? Wala na iba-ibang ahente. Kung 10,000 yung closing cost, 4,000, ay, less 4,000, eh, 6,000 na lang yung kailangan namin ilabas. Ganun yun. Pala, by the way, balik tayo dun sa application form. Papapiliin ka kung anong loan yung gusto mo. Iba-ibang klaseng loan din yun. Kung anong applicable sa inyo. Pwede kayong manghingi ng advice dun sa lender kung anong para sa inyo. Or sa lender, dun sa loan officer nyo, dun sa lending company. Online lang siya. Madali lang yung process. Dito ha, hindi ko alam anong process sa Pilipinas. Kailangan yata meet up talaga. I don't know. Pero dito ganun. Yun lang, very naman in fairness, so, hassle-free yung experience namin. Lahat virtual, yung pagsasign ng documents, lahat. Ganun na yata ngayon kasi 2021 na. Ganun na rin naman na yata sa Pilipinas. I don't know. Let me know sa mga ahente ng kondo dyan or mga bahay or mga nakabili ng kondo at bahay dyan. Paano ang proseso? Curious ako. Paano na ngayon pala? Tapos, nung nabayaran na namin, siguro at the day before kami lumipat dito, meron kaming final walkthrough dito sa bahay para i-check ano yung mga feeling namin dapat ayusin. Though na-inspect rin itong bahay na to kasi kailangan yung inspection, by the way. Kasama na rin yung sa binayaran namin sa lender. So, in short, wala na kaming inisip talaga. Yun lang, final walkthrough, check namin kung anong kulang, ganyan, para i-retouch nila. Tapos ang kagandahan kapag brand new home, at least dito sa amin na hindi ko alam, sa amin merong 10 years warranty. Kunwari, yung, kasi smart home to eh, yung mga technology eklabo dito sa bahay. Kunyari, 5 years yung warranty nila for external paints, yung mga external hindi ko alam. Tapos 2 years kunwari sa interior. So, kung ano mang makita namin, mayroon silang portal online, check mo, oh, we have a ganyan issue, blah, blah, blah. Next day or 2 days, pupunta naman sila kung hindi naman emergency. Sobrang hassle-free. Yun yung nagustuhan namin. And yun na yung home buying experience namin, guys. So, Elise Du Ducks, let me know kung gusto mo rin malaman yung storya nung paano namin, bago kami naka-arrive dito sa bahay na to. Or meron na yata akong vlog na ganun, diba, guys? Pinakita ko yung mga ibang bahay na mga chinek namin. Tignan mo yun, Elise pala, by the way. Finiture ko yun sa isa sa mga vlogs ko. So, that's it for today, guys. Sa mga nag-comment,
dito sa video na to, maraming salamat. Hindi ko muna sila masasagot. Mahina ang kalaban. Pero again, sa mga nag-comment, nabasa ko lahat yon, nag-like ng video na to. At sa mga nag-share ng videos na to, maraming salamat. Kung hindi mo pa sinishare, i-share mo naman. Nood-nood at share-share din. At subscribe na din. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please click the subscribe button. And follow me on my social media accounts. Yun nga, follow nyo ako din sa Instagram. And I will see you on my next video. Bye-bye.